Mayor Isko Moreno tatakbo bilang pangulo ng bansa sa eleksyon 2022. J-Updates. Isa na rin sa tatakbo sa pagkapangulo ng bansa sa eleksyon 2022 ang alkalde ng Maynila na si Isko Moreno. Kinumpirma ito ng kanyang campaign manager na si Lito Banayo. Magiging running mate ni Mayor Isko ang kilalang doktor na si Willie Ong na tumakbo sa pagkasenador noong 2019. Gaganapin umano ang opisyal na deklarasyon ng kanyang pagtakbo sa Setyembre 22. Tatakbo bilang presidente ng Pilipinas ang kasalukuyang alkalde ng lungsod ng Maynila na si Mayor Isko Moreno. Nalaman na kinumpirma ito ng kanyang campaign manager na si Lito Banayo. Ayon sa ulat, gaganapin ang formal na deklarasyon ng kanyang pagtakbo sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan ng bansa sa September 22, Miyerkules, sa Baseco Compound. Sinasabing ang kanyang magiging running mate sa pagiging vicepresidente ay ang kilalang doktor na tumakbo noon sa pagkasenador na si Dr. Willie Ong. Matatandaang ang campaign manager ngayon ni Isko na si Banayo ay sinasabing malaki ang naitulong noon sa kampanya ng kasalukuyang presidente na si Rodrigo Duterte noong 2016 elections. Sa kanyang Facebook post ngayong September 21, ibinahagi rin niya ang isang paid advertisement na sinasabing pahiwatig umano ni Isko sa kanyang mga susunod na plano sa pamunuan naman ang Pilipinas. Si Francisco Isko Moreno Dumagoso ay isa sa mga sikat na aktor sa Pilipinas. Siya na ngayon ang ika-27 na naging alkalde ng lungsod ng Maynila. Kilala siya sa tawag na Yorme ng kanyang mga taga-suporta sa kanilang lungsod. Una nang naiulat ang reaksyon ni Mayor Isko patungkol sa pagiging isa niyang Seiko baby. Anya, wala siyang nakitang masama sa pinasok na trabaho noon, gayong wala siyang pinerwisyong tao dahil dito. Sa interview rin sa kanya ni Tony Gonzaga, sinabi ni Yorme na tila nakikita na niya ang sarili na magre-retiro na sa edad na 50. Nilarawan niya kasi ang sarili na parang isang kotse na gastada na at kailangan nang i-overhaul.